Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa pagdiriwang na ito, buong kapakumbabaan tayong ihingi na kapatawaran sa Panginoon sa lahat ng ating mga pagkakasala na nagagawa sa Kanya at sa ating kapwa. Sabay-sabay natin dasalin, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki kay Kristo. Ngunit, nag-aalaala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva, nanalin lang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa magaling na mga apostol na iyan. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusin dyan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pool ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa Akaya.
Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Lahat niyang gaway, dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas, hindi inaalis sa ating gunita, na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo't matapat. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Magsitayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan, bago pa niyo hingin sa Kanya, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi niyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga minamahal ko, mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay
natitipon upang papurihan at pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng mga biyaya na ating natatanggap mula sa Kanya. Kaya nga po kahit kaulanan ay tayo ay nandito sa simbahan ng Quiapo upang kilalanin at papurihan ang Poong Jesus Nazareno sa mga pagpapagaling at himalang ginagawa sa atin. Ang ating pong ebanghelyo, mga minamahal ko mga kaibigan, ay tungkol sa tunay na pananalangin. Alam niyo po, kung titignan natin sa Google ang kahulugan ng panalangin, ito po ay gumamit ng dalawang pandiwa na pakikipag-usap at pakikinig. Sa makatuwid po, ang panalangin ay hindi lamang monolog, kung hindi higit sa lahat, ito ay dialogue. At kapag sinabi nating dialogue, ito ay pakikipag-usap, no? Na mayroong palitan ng idea, nagsasalita ang Diyos at nagsasalita ka din sa Kanya at vice versa, no? Ikaw naman, pagkatapos magsalita, makinig ka sa Diyos. Pagkatapos kang magsalita, ikaw naman ay makikinig sa Diyos. Ngunit aminin man natin at sa hindi, marami sa atin, lalo na sa ating mga Katoliko, ang hindi naman talaga tunay na nagdarasal. Yung pang iba, literal na talagang hindi nagdadasal. Bakit? Sapagkat madami sa atin, ang mga pag-uugali ay palagi lamang tayo ang nagsasalita. Kaya palagi lamang tayo hingi ng hingi. Kaya nga ang tawag natin ay hindi na Panginoon kung hindi Pinginoon. Hingi tayo ng hingi sa Panginoon, pero hindi naman natin na pinapakinggan ang Kanyang inuutos. Alam niyo po, kapag kaganito, ang naging pag-uugali natin sa pagdarasal at pakipag-usap sa Panginoon, sarili lamang natin ang ating napapakinggan. Nawawalan ang pinaka-importanting bagay na pakipag-usap at pakipag-relasyon natin sa Panginoon. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, itinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad ang isang panalangin na magkakaroon ng malaking ugnayan at nagpapatunay ng isang malaking ugnayan natin sa ating Diyos. Ito po ay panalangin na mismong panalangin niya na very familiar ho tayo. Ang tinatawag nating Ama namin o Our Father. Mamaya po ay dadasalin din natin ito. Alam niyo po, ang pagtawag po sa Diyos bilang Ama ay isang radikal na turo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Bagamat sa lumang tipan ay itinuturing at ipinapakita na Diyos Ama ng mga Israelita, si Yahweh. Pero yung mga Hudi po, nag-aalinlangan silang tawagin na Ama ang Diyos sapagkat pakaramdam nila at naniniwala silang mas mataas si Yahweh at mababa sila. Kaya wala silang karapatan tawagin ang Diyos na Ama. Kaya nga yung mga pinuno ng relihiyon noon, nagagalit sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat ito ay malinaw daw na kalapastanganan sa Diyos sapagkat tinatawag niyang Ama or Tatay si Yahweh na mataas sa atin. Pero magkagayon man, kung titignan natin ang turo at pinakamensahe ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang kanyang mensahe na ang Diyos ay ating Ama na dapat nating kilalanin. Mga minamahal kong mga kaibigan, sa pagtawag natin sa Diyos bilang Ama, ito ay pagpapakita na mayroon tayong mas malalim na ugnayan sa Kanya sapagkat itong ugnayan na ito ay ugnayan bilang siya ay Ama natin at tayo ay Kanyang mga anak. Ibang ugnayan yon kapag ka magkaibigan.
magkabarkada. Ibig sabihin, ito'y mas malalim na mayroong pagmamahal, tunay na pagmamahal na ugnayan na dapat natin pahalagahan. Ngayon, kung ugnayan natin at ang Diyos natin ay Ama, mayroon din tayong mga ugnayan bilang mga magkakapatid sa isang Diyos Ama. No? Na dapat natin tandaan, lalo na sa panahon ngayon, na nalilimutan natin na tayo ay magkakapatid at mayroon tayong iisang Diyos na Ama natin na laging gumagabay sa atin. No? Kaya nga, kalakip ng katotohanan ng tayo ay magkakapatid, nandoon ang pananagutan natin sa isa't isa. Ano po ito? Pananagutan na mahalin, tulungan ang isa't isa, lalo't higit ang mga mahihirap at nangangailangan sa lipunan. Huwag tayo yung kapatid na walang pakialam sa ating kapwa. Bakit kita papakalman, hindi naman kita kakilala? Alam niyo, isa nagiging sakit ng mundo ngayon, isa ho sa nagiging sakit ng mundo ngayon, nagkakaroon na yung sakit na individualism. Kanya-kanya. Ako lamang. Sa akin lamang. Kami lamang. Mga ganun. Nagiging selfish tayo. Nawawalan tayo ng pakialam sa iba. Pangalawa, pananagutan natin ay pagsusumikap na patawarin ang kapatid nating nagkakasala sa atin at gayon din pagsusumikap natin sa sarili nating humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasalang nagagawa sa ating kapwa. At pangatlo, isa sa pinaka-importante ay ang pagrespeto sa bawat isa sa pamamagitan ng hindi pagchichismis at paninira sa ating kapwa. Tandaan mo, yung ipinagchichismisan mong kapwa at sinisiraan mong kapatid na kapwa mo ay iyong kapatid sa iisang Diyos. Kaya nga kung ikaw ay magaling manira at magaling magchismis ang kapwa, tignan mo muna ang sarili mo. Tignan muna natin ang sarili natin na tayo rin katulad niya ay may kahinaan at pagkukulang. Na ikaw ay hindi perpekto sa iyong sarili. Kaya nga, imbis na ipagchismisan, ipanira ang kapwa, mas magandang tulungan siya sa kanyang pagkakamali at pagkukulang sapagkat doon nagiging tunay tayong kapatid sa ating kapwa na mayroong pagtatama sa bawat isa. Mga minamahal ko mga kaibigan, sa lahat ho na nandirito, kung gusto ninyong tugunin ng poong Jesus Nazareno ang ating mga panalangin, ito lang ho ang tatandaan natin. Sa panalangin, hindi lamang gumagamit ng nguso at tuhod, kung hindi una at igit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang paggamit ng puso. Sapagkat ang puso ay kumikilala sa isang relasyon na Diyos ay ating Ama na dapat nating pahalagahan at mahalin sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwang mga kapatid. Tayo po ay magsitayo. Minamahal ko mga kapatid, itinuro ni Jesus sa maaari nating tawagin ng Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanya ang ating mga hinaing. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway laging ipahayag sa buong sanlibutan, ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal,
At huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ang Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makita ng harapan ng Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka po namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming laging manalig sa iyong mapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga pag-aalay ay kalugdan ng Diyos sa mamakapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsunod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay.
pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang siling muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at patuloyin sila sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya ng Diyos, buong puso nating aawitin, papahayag ang panalangin itinuro niya sa atin ang Ama namin.
at yadyak. Kami sa lahat ng mahasama. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumayin nyo. At sumayo din. Ibabahagi po natin ngayon ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Yes. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga minamahal ko, mga kaibigan, ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inayahan upang makisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ako ng katawan ng dugo ni Kristo para sa buhay ng para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh,
ang 24 ng Hunyo, Sabado, ay ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula D.D., Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa 4:00 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan. At ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 5:00 ng hapon. Ang lahat po ay inanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pinapalahanan lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19 pagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lahat, manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa paumagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Nazareno, inihayag mo sa paumagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa paumagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal, mapagkalingan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo tayong patuloy na nagmamahal. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa sagisag ng aming kapatid.